Hello po ulit. Ayan. So ngayon, magta-sizing po tayo ng ito. Nandito po ulit tayo sa bahay. So pupunta tayo ngayon sa farm. Dito po pa rin tayo sa Teshoy's Orchids Farm. Labas lang naman po ng bahay yung ating and hito available here. Kung sino po may gusto ng hito, may grow out po tayo. Ito po yung aming Teshoy's Orchids Farm. So meron po tayong entrance na 20 lang. Marami pong picturean dyan. So, yung available natin draw out, ilagay mo lang natin dito sa holding area nila. Ayan, magsasizing naman tayo ngayon dito sa circular pond. So, una, abawasan muna natin yung tubig. Ayan, tatlong pan na to. Sasizing natin yung laman nila. Tinatanggal muna natin syempre yung duckweed na nakalagay sa kanila. Ayan. Dito din. So, tatlong pan yung sasizing na yan. So, dito yung dinedrain natin. Tatlo yung dinedrain natin na yan. Kaya medyo malakas yung tubig. Kaya isa, dalawa, hanggang doon. Berde-berde yung tubig nila. Sabi na ng iba, kapag berde-berde ang tubig, maganda daw yun. Sabihin, may mga live microorganisms na nabubuhay. At pinigil pala dito kasi kukunin muna yung duckweed na natira. May meron pang duckweed dito. Pinamadali mo ngayon yung pagkuha dyan. Parang healthy-healthy yung duckweed ngayon dyan, ano? Berding-berde eh. Malalapad yung dahon. Ay, pag naubos siya, kumuha ka na lang uli doon kay Tito Francis. Tatlong pan yung sasizing natin. Isa, dalawa, tatlo, dulo. Ako, gustong gusto ng mga gansa. Nag-overflow na yung tubig hanggang labas. Bilis kasi nung tapo ng tubig. Update alay ako mamaya. Ayan. So, nag-agalaw na. Mabahid yung mababa na yung tubig natin. So, hindi natin pinakain yung mga hito natin before sizing para hindi sila ma-stress. Parang deserve kumbaga. Time check natin, 4:30. Napit na. Maya-maya. Ubus na yan. Ano na, isang palanggana ng duckweed. Konti pa. Ah, 100% na natin to. Sana hindi maba. Yan, 100% na natin to. Sana hindi mabasa ang aking cellphone. Ngayon, naka 50%. So, medyo maigpit. Ayan. Dobre na ngayon. Lakas. Ayan, ito na naman tayo. Dire-direto siya din. Bilis na mauubos yan. Ayan, inaayos po natin ulit yung gagamitin natin sa pag-sizing. Ayan, dalawang drum.
Uli si Danzoy, tsaka si Daddy. Mga banyera. Tsaka yung chicken wire natin. Chicken wire, tatlong tayo. Ah, dalawa na lang gagawin. And then, tatlo pa rin ko. Dapat yata, isa na lang magagawin. Diba isang mas malapit? Baka may bansot pa ulit. Tingnan natin yung tubig. Medyo konti pa. Oh. Ayan, start na po tayo ng sizing. Ang magandang angulo. Lalaki na ba? Ayun, meron konti. Meron mong lumusok dyan. Pag kayo matitira, yan lagi ko dyan. Kaya medyo maluwag. Ang pangit ang bagay. Ah, apat. Apat. Yun eh. Yan, yun eh. Ikasama na ito dapat sila. Ah, apat. Kailangan tayo lalagay. Bahala ka na lahat. Nilalagay ba tayo? Wala. Pero siguro. Magdadrain ka pa kasi. Hindi, ako na lang camera mo. Oh, mas malalaki pa yung isa ngayon eh. Ah, dalawa. Dalawa kasay. Baka itong dalawa natin. Ay, sabagay, yung malalaki. Apat na sizing na lang. Tatlo. Nalagyan na lang.
bilis lang makahuli sa net, oh. Pagka po bilog ang pan, ganyan lang kadali. Mag-sizing. Hindi siya pahirapan. Nadedry na yung kabila akong binuksan. Sarap mo muna, baka. Hindi, marami pa po. Dahan-dahan lang uli yun. Dami pa. Ayan, sasalukin doon. Ay, ikutin ng ganun para makawala yung mga mali. Linaw ng tubig.
Pwede pa ho kay. Nag-vlog ako. Tatalan. Wala na doon. Ayan, nakatapos na po tayo mag-sizing. So medyo na interrupt lang. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman, magkaka-size na po sila. Dito yung isang size na medium. Eto, nakabakante. Tapos, nandito naman yung large. Ayan, small yata ito. Hindi ko na yata alam. Oh, ang sisigla nila. Hindi ba? Tapos, nandito naman yung... Hindi ko na nasubaybayan yung mga sinizing. Dito yata small. Kasi... dumating si Vice. So, ayan po. Ganun lang po yung pagsasizing natin. Ayan. Ayan, mga gansa. Hello. Hanggang sa susunod po ulit. Bye-bye.